back to my channel, and now you are watching Juan Kuzina. So for today's video or recipe nga atong buhaton is made with tuna panga. So as you can see on the intro, I will be preparing a famous linarang sa Cebu, but this time I'll be using the tuna panga. Kay ang tuna panga, ito medyo mahal siya, but iyang lasa is very authentic kung may mong gamiton sa mong nilarang. Though you can use different type of fish, but I would highly suggest if kaya, tuna panga ang gamita. Kay, yeah, it's very satisfying, authentic, lagi something sa iyang lasa, and then it's something that you can say nga, lami jud siya, lami as in. So makita na nyo later on sa iyang postura once maluto. So yeah, ilimpyuhan na ako siya. So make sure to clean kay frozen manggod kayo niya siya. So naghiwa ko kana, pero meron akong gigamit na dili may kadot kay kuan, medyo humok manggod ang unod aning tuna. So na nadugmok lang. So ato nang gigamitan og pang malakas ang sundang nato. So ana, hiwaon lang nato. Ang panga is medyo bukugon yun siya, pero ambot nga nung kaninga part, kay lami good kay siya, especially for grilled. So ikaw kung unsay trip ni mo nga or unsay pinakaganahan ni mo nga luto made with tuna panga, so just share it to me and comment down below. So yeah, maghiwa na dahin ta kay ato ni siyang medyo saktuhon lang kadag ko kay para masahin, and then mas may mga na kaya di man na pwede na ito ilunod nga tibuok siya. So, na yung muupan nga nung ganahan mo mamugamit itong tuna panga nga pagkukun mo na. So, mura rago niya siya sa baboy, di ba nga? Ig magnilaga ka or maglinatan ka, lamig itong buto-buto nga part. So, I'm not sure kung ganong nga nga part is na yung bukog magsagol sa unod nga gamay kay lamig yun siya. So, after na ako siya nalimpihuan, ako siyang kumutan ng asin kay para mo tuho pang iyang lasa mo medyo parat, at the same time gamit sana siya para mas dili kayo mo lang sa kay namagod ang tuna na siya ay baho nga something nga sa iyari hindi mo masimutan kontra sa uban isda. So yeah, basta linarang na gani ang atong storyahan. Ang bida gyudana is kamatis, so dapat daghang kamatis niya mo na itong lamas, aho, I mean sibuyas, and then Luya, muna yatong kuan driver unya sa atong kuan luto. So da kamatis ang atong kamatis kay guapa jud kayo karon, may pang kamatis barato ra. Wala gyud siya ni increase, but so naa lang nato paghiwa, di naman kinahanglan jud nga kuan sa pay na mga designated nga hiwa, so as di lang nimo pinuhon. So naa lang sa paghiwa, continue. So sa mga katong wala pa day katilaw o larang or linarang, at ang anong tamong quick overview, ang lasa ni niya is mura rin gihapon siya almost the same sa kanang kuan tinuwa nga isda, but sa larang lang is naa siya something aslum nga lasa, pero di sa siya sinigang. So supposed to be kaniya kung giandam nga mga lamas ron is ang original gid is supposed to be naa gyud siya ipa katong aslum siya, but nangita ko diri wa jud ko kita og asay iba, but as an alternative if magluto mo linarang kung wala siya'y unsa ni iba, you can use as an alternative ang sinigang mix, but di siya daghan nga pagbutang nimo, og lemon seed. So mo na ikuan mga magda og bida kay di ang imong larang is never ma-achieve nimo kung dili ka ka lasa og something nga aslum sa imong ka-owner sa imong pagluto sa linarang. So sibuyas, daghan sad nga sibuyas. Ang larang is medyo kuan lang gid siya kay daghan kay siya og mga panakot nga dapat nimong ibutang. So ya, dok-dok tas luya. Grabe, nangita jud ko wa joy kanang ipa dere sa amo. So unsa di tawag na sa inyo guys? So if na different term na sa inyo, please comment down below para nasad ko yung idea ngayong ana dere ang pangan sa inyo. So limonsito, limawa tong limonsito kay mo na magpakuan sa atong sabaw niya nga kaanda jud kag nilarang.
So, as mentioned earlier, you can use different type of fish sa atong Linarang, but I would highly suggest nga tuna pa nga ang gamita if something nga makaluwag-luwag ka kay. It's very satisfying nga. Na I could say, lami nga kanang di ni mo makuan sa uban nga isda kung tuna pa nga ang imong gamiton sa Linarang. So, sibuyas, isa na dayon to sa atong mga lamas. So, nga na dyan ko, basta sinabaw, wala niki-mention sa akong mga previous video na ako yung such siyang kisahon first. Especially for Linarang, dapat di mo siyang kisahon kay ang kamatis ni mo, imo man na siyang dugmukon. Not the usual mga nilaga or kining tinuwa nga kamatis o kira ni mo di kisahon kani. Is dapat ni mo siyang kisahon kay ang larang, di ni mo siya ma-achieve in a perfect texture kung di ni mo latun ang iyang kamatis. Parang iyang sabaw, medyo pula-pula siya nga, medyo sinaw-sinaw. So, sibuyas na dayon. Bunga kahit ang mga panakot, karon mura lang yung dili. Mahal ang sibuyas, but at least, di mo bumubo na. And then karon, luya. So, dapat pagawaso na to ang, ang lasa sa atong lamas o ang especially ang iyang bahog aroma kay para mo dikit sa atong sabaw niya. Niya dara ang kamatis, so dapat daghan gyud kamatis o maglinarang ka kay para you know ma-achieve yun mo ang linarang na gusto nimo. So okay, para hangtod mo humok siya kay dapat imo man ang peslato ng mga lamas unya labaw na gyud ang kamatis para kaan na gyud tanga linarang gyud siya. Human akong tako, medyo nihumok na siya for a couple of minutes, I think 3 to 4 minutes. So, imo lang sa tanaw-tanaw siyang ukay kay para di siya mupilit kay di man nato mantikaan og daghan kay para dili mantikaw na tong buwan. So, nara, humok na tong kamatis, ako na siyang idugmok. Dugmok ko yun as much as possible. If madaang uban nga lamas, pwede rasad. And after, magbutang na dayon taong tubig. So, nara, di ba? Makita ni mo, wala pa kayo siya nagbukal ang iyang sabaw kay murag medyo pula-pula na is because sa kamatis nga iyong gidugmok. And then at the same time, ang iyang pong lasa. Then putang na kong pepper, basic lang, asin, medyo dagandaghan sa iyong asin kay lami ang linarang medyo ka ng dili siya sa sadpun. Parat kayo. Medyo malasahan ni mo na parat na magsagol siyang aslom. Ah, labaw na karon nga uwan-uwan, so diri sa amo kay murag sa kabulan, masiguro nga sige lang ulan mo, init rin ko sa kaadlaw, then ang uwan po, lima po kaadlaw. So, tara, nagbukal na siya, and then, since wala man ko'y iba, putang na lang kuog, sinigang mix, o limon sito. Then, after mo na siyang tilawan, if partial lang asa nga timpla, kay magpabukal pa man kasi mong tuna. So, putang na din atong tuna pa nga. May ukay para mix o maayo. Then after ana, butangan na natong sili. So, og tanglad. Di ma, di ginamawang tanglad. Wala na ko na video earlier. Kay, wala ko nakuha dito. Pero narago na sa among lingkod. So, sili, dapat na halang-halang sa yun siya. Kaya ang larang, authentic is aslom-aslom. Nga may pagkaparat-parat. And then halang. Di sa siya sobra kahang. So, daraw. Pagani na luto, guwapa na kayo tanano mo. Ikutom na dyan ko. Kas damage na po datong rice ni Ani ron. Uba na sa ng diet Ani karon. This is something that I can say you guys nga na inyong matilawan especially kung nakasabalay or kanang sa mga mungkupungko or mga karindiriyasos. Sure ko nga magsagol yun ang imong singot, ang imong sipon, kung isipon mang parang litan ka kay ang imong higo man ang hanghang gamay na. So, ato nang pahinayan kay naluto na siya. And then sibuyas dahon di ginamawa kay mo ni magdaog humot sa atong linarang. Then at the same time makapadagdag siya sa lasa, so reduce na nato ang kayo para di ma-overcook ang atong tuna o ang atong sibuyas dahon nga giputang. So yeah, dala luto ng tuna pa nga and this is how it looks like.
if you like this video, please don't forget to hit the like button below, subscribe, and also the notification bell para pirmi kang updated sa mga bago na kong uploads. And yeah, I'll be sharing more on this channel. And as always, thank you for watching and see you in my next video. Peace, yo!